Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw nito, atin pong ginugunita si San Juan Bosco, isang santong pari, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo, baka abutin niya kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umaon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David,
isang kamag-anak ni Saul, ang lumabas sa lansangan at nagtutungayaw. Ito'y si Simei, na anak ni Hera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawan. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambayan ni Saul at pagagaw sa kanyang trono. Ibinigay ni Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay, tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisay, mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung kaya iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benhaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kaabagan ako ng Panginoon sa kalagayang kong ito. At pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad si David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kayraming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban at palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos ko, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay umimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinukupkop. Libo mang kaaway, walang akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain na mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal. Kahit panikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabalik-balik ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nagilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang kwento ng pagpapagaling ng sinasapian ng demonyo ang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. At gaya ng dati, si Jesus, tanging si Jesus lang ang nakatulong sa lalaki. Matapos ang madaming panahon ng pagpapahirap sa kanya ng demonyo, matapos walang makapigil sa kanyang pagwawala at sa kanyang pananakit sa kanyang sarili, kahit nga igapos siya ng kadena o tanikala, walang makagapos sa kanya. Walang makapigil sa sobrang lakas niya. Kung kaya't nang makita niya si Jesus, malayo pa lang, patakbo na ito na lumapit kay Jesus at nagpatira pa. Nakiusap ang demonyo na huwag silang pahirapan. Sa halip, lilipat na lang sila sa mga baboy at iiwan ang katawan ng lalaki. Dito, pinayagan at pinahintulutan ni Jesus na umalis ang mga demonyo sa katawan ng lalaki at lumipat sa libo-libong mga baboy. Nang makalipat ang demonyo sa mga baboy, sumibad ng takbo yung mga baboy, pumunta sa lawa at doon nalunod. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga, isinumbong nila si Jesus sa taong bayan. Ikinuwento nila ang nangyari sa mga baboy. Kaya naman, galit na pinaalis nila si Jesus at tinaboy sa kanilang lupain. Tingnan mo nga naman ano, si Jesus nagpalayas ng mga demonyo. Pero ang mga tao, pinalayas si Jesus. Grabe, no? Anong klaseng pag-iisip kaya ito? Anong klaseng mga tao kaya iyon? Sila ba ay panig sa demonyo? O baka naman sila ay galit kay Jesus? Kung uunawain natin at titignan natin ang mga tao, siguro, mas inisip nila ang kanilang kabuhayan kesa kay Jesus. Libo-libo ba namang mga baboy ang nawala sa kanila? Libo-libong baboy ang nalunod. Siguro nga, mas mahalaga sa kanila ang kanilang pag-aari kumpara sa kapakanan ng may sakit. Hindi ba't ganito din yung mga tao na sa halip na hamakin, sa halip na layuan, sa halip kontrahin at kondinahin ang kasamaan at kasalanan, tila kinakampihan at sinusuportahan. Di ba? May mga ganyan. Yung sa halip na magalit sa mga magnanakaw, sinusuportahan pa. Imbis na kamuhian ang pagmumura, pinapalakpakan at tinatawan-tawanan lang. Dapat itinataboy ang kasamaan, pero bakit parang tila tinatanggap pa sa ating mga buhay? Yung kasinungalingan na dapat kinaiinisan
Yung iba, pinapangatwiranan, pinapanindigan, kahit hindi naman ito ang katotohanan. Ano bang mas mahalaga sa atin? Kabutihan o kasamaan? Sino ba ang namumuno sa ating buhay? Diyos ba o demonyo? Magandang tignan po natin ito sa sarili nating mga buhay, kung ano at sino ang namamayani sa atin. Baka kasi nasanay na tayo sa kasamaan, kaya ginawa na natin itong normal at parte ng ating buhay. Baka nanuot na ang kasalanan, kaya hindi na tayo nahihiyang ito ay ipagtabuyan. Mabuti pa si Haring David sa ating unang pagbasa. Alam niya ang nagawa niyang mali at ang kanyang pagkakasala. Kung kaya't kahit na siya ay hinahamak at kinukutya, tinanggap niya ito. Tinanggap niya ito ng buo at hindi nangatwiran. Nagpakumbaba si Haring David at umasa na lang sa awa ng Diyos. Mga kapatid, naway suriin natin ang ating mga buhay at tingnan kung sino at ano ang namamayani sa atin. Diyos ba o demonyo? Kabutihan ba o kasamaan? Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ating sambitin, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay, gawin ito
kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bosco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon
kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagmantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na amin. Magsiyo po muna ang lahat.